Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, "Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga diyos-diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga diyos ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang diyos. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh sa lupaing ito ang mga Amoreyong nanirahan dito. Kaya't kay Yahweh rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos." Ngunit sinabi ni Josue sa taong bayan, "Hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahweh sapagkat siya'y isang Diyos na banal at siya'y mapanibughong Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapopuotan niya kayo at paparusahan. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo." Sumagot ang taong bayan kay Josue, "Hindi po mangyayari iyan. Kay Yahweh kami maglilingkod." Sinabi ni Josue, "Kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh." Sumagot naman sila, "Opo, saksi kami." Sinabing muli ni Josue, "Kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh, sa Diyos ng Israel." Sumagot muli ang mga tao, "Maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos." Kaya, ng araw na iyon, ay gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ang sambayanan. Binigyan niya sila sa Shechem ng mga batas at tuntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng sagradong puno sa banal na lugar ni Yahweh, at sinabi niya sa lahat, "Tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos." Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kani-kanilang lupain. Lumipas ang sandaling panahon at ang lingkod ni Yahweh na si Josue na anak ni Nun ay namatay sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, "Diyos ko, aking kapalaray manahin ang iyong buhay." O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay.
Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay, kahit gabi diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Aleluya, aleluya. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit." Ipinatong nga niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos siya'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.